Hey youth, ako nga pala si Kuya Spio at ito ang Youth Steps. So, yan, nandito ako ngayon sa bahay namin sa Kalamba. Christmas break na namin. Ganyan tayo yung mga Pilipino, di ba? Yung culture ng celebration of Christmas na uuwi tayo para to celebrate Christmas with our families. Kahapon, isang araw may nag-chat sa akin na youth, si John Paul. Sinasabi niya sa akin, Chris, parang nakakainis, no? Parang yung celebration ng Christmas natin ngayon, parang nagiging materialistic na siya. Actually, dapat sasagutin ko siya kahapon, pero wala akong time, wala rin akong gamit para masagot siya. Pero, ang galing lang, kasi kaya pala hindi ko pa siya masagot, kasi kailangan ko palang mabasa yung reflection ko last year, on the 24th day ng December, yung gospel sa Don Mas, yung pag-uwi ni Joseph and Mary para sa census nung panahon na yun. Ang galing lang na nun pa lang pala materialistic ng tao. Mas pinipili na nila yung may pera kaysa sa wala. Mas pinipili nila yung mga taong nauna kaysa sa mga mas nangangailangan ng tulong. At yun. Pero alam niyo ba na sa pagiging materialistic ng tao, doon tayo pinasok ng Diyos. Kasi alam niya na tayo naghahanap tayo ng tangible thing to worship, visible thing na ma-aspire na God. Kaya nga, di ba, in the Old Testament, yung iba, nagiging pagano kasi sinasamba nila yung ibang idols. Kaya naman si Lord, gumawa din siya ng Ark of the Covenant. Diba? Pero sa susunod na natin pag-usapan niya kasi malaking issue sa iba yan. Pero yun, pero si Lord, from being a pure spirit, sabi nga nila sa philosophy, naging material siya. From being God, naging tao siya. Kasi alam niya na yun yung gusto ng tao, na gusto ng tao may mararamdaman, may makikita, may mahahawakan. Pero despite na naging material siya para sa atin, despite na naging regalo siya para sa atin, kasi ganun tayo, di ba? Yung expression of love natin is gift, material things. Pero despite nun, pinakita niya na kung ano yung tunay na mahalaga. Ano, tignan natin ah. Yung three kings, nahuli silang dumating, pero may dalasan ng ginto, mira at kamangyan. Pero naunang dumating, yung mga pastol na wala naman silang dalang regal, pero sila yung binigyan ng anghel para magbalita na pinanganak ng anak ng Diyos. Diba? Doon natin makikita na hindi mahalaga yung regalong ibibigay mo. Ang mahalaga yung presensya mo. Our greatest present is our presence. Kaya nga si Lord, ganun din yung regalo niya sa atin. Pinakamahalagang regalo na may ibibigay niya, yung presensya niya. Kaya nagkatawang tao siya para sa atin. Ngayong Pasko, yun yung greatest gift niya sa atin. Yung iba nag-expect ng material things. Oo, yun nga, di ba, yung sa mga ninong at ninang natin yung binibigay. Kasi yun yung expression of love natin. Pero hindi yun yung mahalaga. Ang mahalaga yung intention kung bakit binigay yun. At yun dapat yung ma-appreciate natin. Dati nagtatampo ako sa ninong ko. Kasi bibigyan niya akong damit, tapos laruan, tapos 20 pesos na lang. Di ba? Pero yun, ang maganda lang din, yung intention kung ba't nila binigay. Mas mahalaga yung damit na at saka yung hindi ka nabibili. Diba? Kiling lang. At yun, doon natin makikita na si Lord naging material siya. At ang pinakamahalaga doon, hindi lang yun, kundi yung intention niya kung bakit. Dahil tayo ay ililigtas niya. Grabe. Mind blown ba? At sana ganun din tayo. Meron kasi iba gusto na mag-jowa kasi gusto lang. Hindi dahil nagmamahal, di ba, Sean? Yung iba gusto lang magbigay ng kahit ano. Pero ang mahalaga pala ay nagbibigay tayo dahil nagmamahal tayo. So, yan. Paalala na ngayong Pasko ay isa sa tatlong araw ng Pistang Pangilin, December 25, kaya mahalaga na tayo ay magsimba, lalong-lalo na sana kasama ang pamilya. Our step for the day, the greatest present is our presence. Ang ating presensya ay ang pinakamahalaga, ang presensya na magiging presensya ni Kristo para sa iba. So kung na-bless ka ng video na ito, pwede mo itong i-like, pwede mo itong i-heart. Kung gusto mo maging blessing sa ibang tao, pwede mo itong i-share at pwede mong itag ang friends mo dito. Shoutout nga pala kay Nico Flores. Ang tagal niya na nagpapashoutout. Kababata ko na nasa Mindanao ngayon. Thank you and have a great and blessed celebration of your Christmas. Thank you!